biktima ka rin pala dahil nakasama mo si Gerald sa isang frame? I also had the same experience na na-rape ako. Bakit hindi ka nagsalita noon? Kahit tanongin ko yung sarili ko ngayon, what was running through my head that time, hindi ko alam. Hindi ka tumanggi, hindi ka umalma. Kasi may sudden feeling ka na parang something foreign to your body na first time ginagawa sa'yo. Ano ba to? Anong sensation to? Nagustuhan mo na nung una, kaya naulit ng naulit? Iisip ko kung may karapatan ba ako magsalita about it. Kasi tinatanong ko yung sarili ko, ba't parang ginusto mo naman? I'm sure kilala niyo itong taong ito dahil nakita na natin siya na nakatabi ni Gerald Santos habang si Gerald Santos ay iniimbita pa yung ibang mga naging biktima ng pangahalay at sexual harassment. Ngayon kasama na natin si Enzo Almario. Enzo! Hello po. Oo. Galing mo magtago ah. Dito lang namin na alaman na biktima ka rin pala dahil nakasama mo si Gerald sa isang frame at nagsasalita kayo kasamang inyong abogado. What made you decide na ipaalam sa publiko na pareho kayo ng sinapit ni Gerald? Nag-start siya sa... Kasi Drag Race fan po ako. So, may friend ako doon na kinuwento rin niya yung experience niya about sa rape sa kanya. And doon pa lang medyo nakaramdam na ako ng parang something. And I talked to her about it na parang sabi ko, hey, hugs, ganyan. And I also had the same experience. Although it's not the same experience that you had, exactly. Pero I was also raped. Tapos, edi, nag-usap kami. And then, after ilang weeks, biglang lumabas yung kay Sandro Mulak about sa pangahalay sa kanya. And then, after noon, nagsalita si Kuya Gerald. Yun na yung third time that time na parang sinasabi ng universe sa akin na maybe it's time for you to talk about na sabihin ko na yung experience ko. Kasi unconsciously, it has an effect on me. Parang ganun. And I can't pinpoint kung ano yung mga effects niya sa akin. But may mga triggers. And ayun na, parang sinabi ng universe sa akin na magsalita ka na kasi parang kailan ka pa magsasalita. Oo, nakakuha ka na ng mga signs. Opo, ng signs talaga. So, paano kayo napunta in one frame ni Gerald? Minessage ko po si Kuya Gerald siguro a few weeks after niyang magsalita, after ni Sandro, na tinatanong ko siya. Parang hindi ko dinirect to the point na meron din akong experience with the same person nang sa kanya. Kasi hindi ko alam eh, hindi ko alam kung paano ko siya i-open up sa kanya or even sa mga taong hindi ko naman ganun ka-close. Ah, so hindi pa alam ni Gerald yung issue sa iyo? Opo. With Danny Tan? Opo. Oh. Ewan ko, nag-gather ako ng strength and power kung paano ko siya sasabihin. Pero nasabi ko rin naman sa kanya na I also had the same experience pero after a few days pa ng first conversation namin. So, nung sinabi ko sa kanya, tinanong niya na agad ako na parang, kamusta ka ngayon? Ganyan. Do you have plans to speak up? Ganyan. That time, hindi pa ako ready. Hindi pa ako okay. And whenever I think about it, or yung thought pa lang na sinasabi ko siya sa ibang tao na hindi ko kakilala, bumibigat yung pakiramdam ko. So, sabi ko, even now, Kuya Gerald, nakausap kita and nasabi ko sa'yo na may ganito rin akong experience, mabigat yung loob ko. Hindi normal yung nararamdaman ko. Kasi parang I never talked about this sa ibang tao na hindi ko ka-close. And it took a lot of energy for me to say it. For me to finally speak up. Oo. Na sabihin ko talaga siya out loud na na-rape ako. Buti na aya ka ni Gerald Oncam. Isa din sa pinaka nagustuhan ko sa kung paano ko kinonvince ni Kuya Gerald together with my dad is yung patience ni Kuya Gerald sa akin. Kasi ilang days kami nag-uusap eh na parang hindi niya ako pinilit na magsalita. Lagi niya lang sinasabi na parang may right time to na ma-feel mo na magsasalita na ganyan-ganyan. Pero huwag ka ma-pressure, ganyan, nasa'yo yan. Laging ganun lang yung niya. So parang hindi ako nakaramdam ng pressure na kailangan ko nang sabihin agad kasi may taong nagpe-pressure sa akin. Alam niyo po yan, universe yung nag-pressure sa akin actually to talk about it. And ayun yung isa sa mga rason na parang nung naramdaman ko na it's time na, parang sige magsasalita na ako. Bakit hindi ka nagsalita noon or ba't wala bang nakaalam nung araw, nung 12 years old ka na ito ginawa sa akin ng tao? Paano nangyari yung
pagkikita niyo ni Danny Tan. Sumali ako ng Popstar Kids. Ito yung singing competition dati sa QTV. Host po si Miss Kyla. And si Danny Tan po yung musical director dun sa show na yun. Mm-hmm. Tapos siya din yung nagpapa-audition sa mga mall. Mm-hmm. So, ayun po yung parang mga first interactions namin. Tapos, after ng grand finals, kami pong hindi mga pinalad manalo. Dahil si Rita po nanalo, Rita Daniela. Nag-come up po yung management together with Danny Tan. Nabuuin po kami as a group. Mm-hmm. So, ito po yung tinatawag na Sugar Pop before. Kasama si Julie Ann San Jose, si Rita Daniela, Cholo Bismonte, tsaka si Vanessa Rangadol. Mm-hmm. So, kami lima po yung parang kiddy-kiddy group na biglang nagbigay buhay sa SOP, yung mga mm-hmm. ganyan po. So, yun po yung ano namin, under kami sa kanya ng training, voicing and everything. Kay Danny Tan. Apo. Okay. So, dun po yung talagang first interaction namin together with him na halos everyday po kasi pa-practice kami pag meron kaming SOP ng Sunday. So yung buong week po na nag-aaral kami ng mga voicing, ng mga harmonies. 12 years old ka, wala kang guardian kapag nagre-rehearse kayo, nag-voice lessons kayo? May guardians po kami. Kasama po namin yung parents namin. Pero dun lang po sila sa canteen. Mm-hmm. Saka din po kasi for me, what I felt was I was always safe with him. Kasi since nung Popstar Kids na bata pa lang kami, parang I never saw that one day yung magiging ganun siya sa amin. So, I never saw him as a predator na mm-hmm. may plans pala on mm-hmm. us. Kasi dati nga, nayayapos-yapos pa namin siya. May parang bata and father na tatay. Thank you po, parang ganyan. So, ayun, kaya never in my wildest dreams na mapupunta sa ganun. At the age of 12, may time na hindi ka nasamahan ng guardian mo? May mga moments po kasi na kunwari, wala kaming trainings or ano, magbabanding-banding talaga kami. So, normally, kasi parang kunwari, kung sino lang available sa araw na to, manunod na sine or kakain sa labas, ganyan. The very first time that this happened, dapat may kasama talaga po ako. So, bali tatlo kami. And sa last minute, hindi po nakarating yung dapat kasama namin na mm-hmm. bata din. So, ayun, siguro he saw that as an opportunity. Mm-hmm. Ano lang yung pwede mong ikwento dito sa amin na kung paano kayo napunta sa ganun, kung paano na feeling mo na violate ka? The very first time and multiple times. Siya nangyari. And hindi kasi siya directly in-ask sa akin na gawin. But parang na-on the spot ka na pumayag. Parang ganun. And ang first kasi namin was sa sinihan. And then natuloy sa office niya, sa pet shop niya sa SM North. So, yun yung first. And then, yung mga sumunod na po was different locations na. Na nagustuhan mo na nung una? Kaya naulit ng naulit? Nung unang-una po, sobrang ano ako eh, confused about ano to? Parang bakit niya tinatanong? Kasi sabihin ko na, yung una sinabi niya was hindi pa ako nakakita ng bird ng 12 years old. So, eh, sa kalagitnaan ng sine, so, tas nasa likod kaming part na kami lang. I don't know, parang kahit tanongin ko yung sarili ko ngayon, what was running through my head that time, hindi ko alam kung bakit kung tinanong, anong gagawin ko, wala. Hindi ko alam. Pero dumating na dun sa, nandun na, na parang hinawakan na niya, iniilawan niya pa ng phone niya. Tapos after nun, tapos na. So, kala ko yun na yun, parang okay. Tapos after nun, punta kami sa pet shop niya. And then, sa office, natuloy yung balak. Hindi ka tumanggi, hindi ka umalma. Siguro I was very, very curious about it then. Na, kasi may sudden feeling ka na parang something foreign to your body na first time ginagawa sa'yo. Mm-hmm. Parang ganun. So parang, ano ba to? Anong sensation to? Anong feeling to? Nauna yung curiosity mo. Mm-mm. And yan din po yung isa sa mga reasons why parang it took me time na magsalita. Kasi niisip ko kung may karapatan ba ako magsalita about it. Kasi bakit tinatanong ko yung sarili ko, but parang ginusto mo naman. Parang may ganong feeling na... Pero when I talk to my friends and to my other mas matandang mga friends, they always tell me na whether you liked it or not, whether your body parang was very curious to feel it or kasi nga bago sa pakiramdam mo, right? It's never tama na you take advantage of a 12-year-old kid. So, ngayon ko siya nare-realize kung gano'ng ka big deal pala what happened to me na I never realized before. Yun, inilihim mo ba? Inilihim ko po siya sa parents ko and sa ibang mga taong hindi ko ka-close. Pero sa mga super close friends ko, nasasabi ko siya but not in detail. Nasabi ko lang na na-rape ako nung 12 years old ako. Pero that was it. Parang recently kasi, I had to write my whole experience in detail. Kasi details are so important sa ano po, di ba?
doon ko lang unang na-feel na... Habang sinusulat mo siya? Habang sinusulat ko po siya, tumitigil ako and naiiyak talaga ako kasi I felt like sobrang early pala nung nangyari sa akin na I never thought of before. Iba kasi yung, ewan ko, hindi ko ma-explain ng maayos. Kung ano tumatakbo sa isip ng 12-year-old na Enzo, bakit hindi niya na-feel yun? Parang ganon. And then, patagal, when nag-grow old na ako, was when I felt na parang mali yung ginawa pala sa akin. Dati kinakalimutan mo na yan. Ano? Kailan mo ulit naalala na 12 years old, ginanon pala ako? Kasi may younger brother po ako na lalaki din. So, noong time na magta-12 na siya, doon ko na unang na-feel na parang gantong edad ako noon, noong time na naka-experience ako noon. And doon ko na-feel din kung gaano kabigat kasi ni-imagine ko yung kapatid ko na siya yon and sobrang nasasaktan ako. So doon ko siya unang na-feel na mali pala. Ayaw kong mangyari sa kapatid ko yon or even sa mga 12-year-old na mga nakikita ko. Kasi parang pag nakakita ko ng 12-year-old, parang alam mo yun, may isip mo na ikaw yan dati, yung ganyang edad ka dati. And yung mga ginagawa ng mga 12-year-olds sa mga TV or even yung kapatid ko that time, was naglalaro lang, ganto-ganyan. Paano nakarating sa daddy mo? Eh, nililihim mo nga. Yung sa daddy ko po kasi before nung mga nangyayari to, nagkamali po siya ng text si Danny Tan sa daddy ko na parang kaya ko kayo pinatikim para hindi kayo agad makabuntis ng babae. Non-verbatim. Pero the point is ganun po. So, kinonfront ako ng daddy ko about it kasi syempre kahina-hinala yung ano eh, yung text sa iyo eh, coming from your manager and your musical director. Wala, parang I denied it na hindi, wala lang yan, baka na wrong send lang or what, ganyan. Pero sobrang ano na ako, balisa na ako nun kasi syempre, alam ko kung anong nangyayari eh, that time eh. And nagkamali siya ng ano eh. Pero I denied it. And whenever I think about it ngayon, na bakit ko kaya dinenay, wala akong answer. Kaya din ako sobrang nalulunod sa thoughts ko. Kasi I kept on asking myself sa mga naging decisions ko that time. Na parang, why it happened? Bakit mo inalaw? Bakit hindi ka nagsumbong? Ang daming tanong. And lagi na lang ako nauubusan ng energy to answer those questions because I don't get answers at all. So, yun yung hardest part sa akin ngayon. So, siguro din, kaya din po dumating ako sa point na kinalimutan ko na lang before. Kasi wala eh. Kahit anong isip ko, wala namang sagot. Kasi wala eh. Hindi ko alam. Dahil wala kang sinabihan. Kaya hindi mo alam ang sagot. Sinarili mo. Maybe po. So, sabi mo kanina, multiple times nangyari sa'yo. So, at what age siya na hinto? 13. 13 years old. Na-stop. Naputol na rin yung inyong samahan. Opo. Yung na-disband yung group namin. So, wala nang balita, wala nang pangungumusta mula kay Danny Tan or whatever. Wala naman po masyadong ganon right after. Kailan mo na-realize na dapat ko nang sabihin sa daddy ko? Nung time po nakausap ko si Kuya Gerald, ang sinasabi ko talaga sa kanya was, I don't think the time will ever come na makakapagsalita ako. Kasi I don't want my parents to know about this. Kasi I don't want them to blame themselves na parang, alam mo yung aakuhin ng parent yung nangyari sa anak nila. And I think ayun naman talaga yung initial response ng magulang. Pero dumating yung time na sabi sa akin ni Kuya Gerald, nag-reach out daw yung daddy ko sa kanya and was asking Kuya Gerald to convince ako daw na magsalita about my own experience. And ayun na po yung parang naging go signal ko. Actually, sobrang kabado-kabado ko nung nabasa ko yung message ni Kuya Gerald na nag-reach out ngayon daddy ko. Kasi wala, parang yung pinakakinakatakutan ko na ayoko malaman nila is alam na nila na ganun yung nangyari sa akin. And was trying to help me na i-free yung sarili ko. Doon nalaman ko na alam din naman pala nila. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita na about it. Kasi alam na rin ang parents ko eh. And sila yung pinaprotektahan ko dito. Ewan ko sa nararamdaman ko, sila yung pinaprotektahan ko because ayoko maramdaman nga nila na it was their fault. Kasi wala naman silang fault at all. And ayun, sinabi ko na kay Kuya Gerald na I think ready na ako since alam na rin naman ang parents ko. Ready na ako magsalita. And yun, nagkita na kami ni Kuya Gerald. Yun yung mga sumunod na mga process na kailangan. So mula nang maibulalas mo na ito, anong naramdaman mo? Anong pakiramdam na? Actually, I felt empowered na finally. Kasi hindi ko ma-imagine na one day I will talk about this. Wala na yun sa plans ko, parang ganon. Kasi nga, it's hard to talk about it. And yung mga friends ko was messaging me na parang, thanks for your bravery, na ang dami niyong masisave na kids. So, naiyak.
So, I never thought that that my experience would parang would empower these people. And siguro, sana yung mga naka-experience din ng ganito, magkaroon sila ng lakas sa loob tsaka power na hindi mo kasalanan yan. Hindi dapat ikaw yung mahiya dyan. Kasi ikaw yung binaboy, ikaw yung biktima dito. So, huwag kayong matakot na magsalita about it. I know it's easy to say it now, but huwag kayong matakot. And kumaga, when the time comes na your body or your mind or your mental health tells you that it's okay to talk about it, then grab that opportunity to talk about it. Kasi yun na yung time na yun eh. Yung nangyari sa'yo, kinimkim mo ba yun? Pero hindi ka naman nakaramdam ng trauma? Actually, sobrang kinimkim ko po yan for the longest time. And whenever I talk to my friends about it, yung iba naiiyak, yung iba galit, yung iba, alam niyo yun, yung normal response ng friends. Pero ako nagtataka ako na bakit wala akong nararamdaman at all. Wala akong nararamdaman. Kinukwento ko lang siya as is. Tapos sila, mga nag-iiyakan na sila na ganito yung nangyari sa akin. Pero yun nga po, yung pinakanaramdaman ko lang kung gaano kabigat to was when I imagined my brother and the other 12-year-olds na pag sa kanila nangyari. Doon ko lang siya naramdaman kung gaano kabigat. So, ayun, ang hirap lang din kasi when I imagine myself, nung nandun ako, wala akong maramdaman. And yung ibang friends ko sinasabi na parang it had a parang psychological effect on me na ganun yung ma-feel, na ma-normalize yung feeling ko. And I don't know the explanation, pero yun na-feel ko. So, you felt relieved? I felt relieved. Dahil nasabi mo na lahat? Kasi ano yun eh. Kumbaga parang may hinukay ako sa kaloob-looban ko. Mm-hmm. Na I never knew na may effect sa akin. Na may mga triggers pala ako, may mga trauma pala ako na nandyan lang. Sa ngayon, si Enzo ay parang nangihimo ka pa rin ba ng iba na lumabas na rin at magsalita? Opo, may mga kinakausap ako na kasabayan ko din. When I say kasabayan, as in... Isa lang ang taong tinutukoy niyo. Opo. And magkakasabay talaga kami. Kung gana sa isang room kami, sabay-sabay kaming hinahalay. So nagkaroon ng pagkakataon na sa isang room, ilan kayo at alam nyo may mangyayari sa inyo or may gagawin sa inyo? Basta po pag yung magbubok na ng resort sa Pansol, alam ko na yung mangyayari. Mm-hmm. And lagi akong may kasamang isa. So dalawa kami lagi. And then may isang time po na nadagdag na kami ng isa pa. So bali tatlo kami. So sila po yung kinakausap ko ngayon na magsalita na rin about it. Mm-hmm. And sana tumating din yung strength and clarity sa kanila para magkaroon sila ng lakas ng loob na magsalita. Kasi hindi po talaga madali. At that time, ilan taong kayo? Mga ganun din po, 12 to 13. Kayo lahat? I'm not sure lang po dun sa kung mas matanda sa akin, okay. Pero hindi po malayo yung edad. So, na madalas mangyari? Opo, madalas mangyari. So ngayon, kumusta na sila? Ano na mga buhay nila? Yung iba nasa pagkanta pa rin, pero not visible na on TV. Tapos, yun na lang po muna madi-disclose ko about them. And I really wish na sana magsalita sila about it. So pag kinakausap po siya dahil gusto mo silang magsalita rin, ano sinasabi nila sa'yo? Ano po, na madami na rin kaming sari-sariling problema. And they still don't know if kaya ng mental health nila na magsalita about it. So, ayun po. And I respect that kasi I've been there and hindi po madaling process. And tinatanong nila kung ano yung naging process sa akin. Sinishare ko naman sa kanila kung ano yung mga kinailangan, yung mga ganito-ganyan. And yung isa parang medyo nagkakaroon na siya ng power and strength na magsalita. Yung isa naman medyo ano pa, hindi pa siya ready. But I still hope na maging ano sila, ready. So, kumusta naman ang mental health mo? I'm not okay. I'm physically here, but I always tend to flood myself, my mind with thoughts na, or parang mga pangyayari na mga could have been. Kaya din, I'm super thankful sa mga friends ko tsaka sa partner ko kasi sila yung nagbabalik sa akin sa reality. Sometimes kasi po may ganun ako eh, lalo na pag sa bahay or mag-isa na nawawala ako sa reality. Kasi I kept on asking myself about different issues sa buhay ko. And I think one thing na nakakatulong sa akin ngayon is magbasa ng libro. Kasi napupunta ako sa world nila. Kasi feeling ko I need a world na
different from mine. Yun po yung naisip ko talaga ngayon na I always tell my partner nga na parang gusto kong mag-ibang bansa or gusto kong iparitok yung buong mukha ko para maiba lang yung pananaw ko sa sarili ko. May ganun akong thoughts na I just want a total restart na no one would recognize me. Talaga? Opo, may ganun akong pero little by little naman na natutulungan ako ng mga friends ko at partner ko. Nag-seek ka ng professional help? Not yet, Papa. Siguro pag sobrang disassociated na ako. Pero right now, ano naman, kaya ko pa. And meron pa akong options to ano, be okay. Anong plano mo ngayon? Dahil nasabi mo na yung narrative mo, yung nakaraan mo with him, idedemanda mo ba siya? Ngayon po, nagbigay na ako ng statement ko about it. And we're just waiting for the lawyer and yung team po na what's the next action after po nito. Kasi yung meetup po namin ni Kuya Gerald was our first time to talk to the lawyer. And ayun nga, after nun, hiningian niya ako ng statement ko. And yun, ngayon waiting po kami kung ano po yung next na magiging action. So, after what happened, kapag ba may lumalapit sa'yo na aaning ka, napapraning ka, na gay, lalo na mas matanda sa'yo? Wala na po ngayon sa nararamdaman ko. Siguro nakatulong din po yung pag-come out ko as gay na parang hindi ko ma-feel na yun. Pero nung bago-bago po ito nangyari, there was a chance na may ganyan po nangyari sa akin. Oh? But not with a gay person, with a woman. And kasi po ano to eh, vocal coach siya. And siguro dahil super fresh pa nung na mga nangyari that time, nagkaroon ako ng feeling na every time na mapupunta ako sa isang room with one person, whether you're gay or not, or man or woman, uncomfortable ako na feeling na baka may gagawin to sa akin or ganito. Eh, pag vocal coach po, di ba yung kunwari hawakan dyan mo sa mga diaphragm. So, kinakabahan po ako kasi hinahawakan ka eh. So, may ganun po akong mga moments before na nafe-feel. Pero, gusto ko lang linawin ha. Lima po kami dito ha. Kami lang pong dalawa nakikita nyo rito. Makasabi nyo dalawa lang kami. Oo. So, meron palang ganun, ano? Ngayon, wala na yung mga ganyan mo kahit dalawa na lang kayo. Wala na. Or mas nararamdaman mo ngayon sa partner mo na safe ka sa kanya? Yun sa first question po, wala na po akong nararamdaman. And I also think na I'm always safe kasi nandiyan yung partner ko. Pero I think when it comes to yung, yan, yung mga ganyan, kunwari may mag-take advantage, I know how to protect myself now kesa before. And yun sa partner ko naman, most of the time, ang tulong niya sa akin is sa emotional ko and sa mental health ko. Kasi nga pag nalulunod po ako, kailangan ko siyang sabihin. Sa kanya? Opo. Grabe yung ano mo, emotional support mo sa kanya. Super po. Sobrang thankful. Meron bang mga triggers or may mga sumpong ba? Gaganon ka, tapos andun yung partner mo, kinakalma ka? Wala pa naman pong ganon. Pero meron ng time na yung mabigat ng loob ko and sinisisi ko na yung parang showbiz about what happened to me. Bakit sinisisi mo ang showbiz? Kasi feeling ko po, kung hindi ako pumasok ng showbiz, baka hindi nangyari sa akin. Kasi until now, parang nagtatry pa rin ako sa showbiz, ganyan. So parang may part lang na, ano ba, mag-showbiz ka pa ba? Eh, yun din yung nag-cause sa'yo ng ganito, ganito, ganyan. So ang daming ganong thoughts sa isip ko na ganon. And sometimes din po, yung even pagkanta, may trigger siya sa akin. Eh, ang hirap po nun kasi singer po ako. Kasi po, di ba, under his training kami, yung mga voicing namin, harmonies namin. So every time na magre-record ako ng kunwari ng cover, gagawa ako ng harmonies, may isip ko saan ko ito nakuha. Naalala mo siya. Opo, saan ako na-train? Sinong nag-train sa akin? So, ayun po. Kaya ngayon, I'm giving myself a break. Kasi sabi ko talaga, this 2024, I'm prioritizing my mental health. Pero, this all happened. And siguro, it's one way of the universe telling me na it's still about your mental health. Para ma-free ka dyan sa pagkakulong mo sa sarili. Umiiyak ka pa ba every time naaalala mo to? Actually, pag naaalala ko to, wala akong masyadong nararamdaman. I mean, bumibigat lang loob ko. Pero, ang pinaka-kahinaan ko is my parents. Kasi dalawa po yung father ko. So, yung daddy ko, siya yung nag-reach out kay Kuya Gerald. And then, may tatay po ako. Siya yung nag-support sa akin sa showbiz and sa pag-aaral ko, ganyan. May instance po na nangyari after kong magsalita about this na nag-message yung tatay ko na biniblame niya yung sarili niya. Yun yung kinakatakot ko po eh. Na i-blame niya yung sarili niya kasi siya yung nagpumilit na magpa-audition sa akin sa singing contest. So sabi ko kay CJ, yung partner ko, sabi ko, tingnan mo yung text ni tatay.
Kasi yun yung ano ko, yun yung pinakakinakatakot ko, kaya ayoko magsalita. Kasi syempre matanda na yung tatay ko. And hindi naman kami magkakasama ngayon sa bahay. Tsaka wala sa dynamic po kasi namin na yung issues na ganito, mapag-uusapan namin in person. Lagi kami sa text lang or ano. And even neto, pag nabisita siya sa amin, kasi may business po siya sa baba ng kung saan kami nag-stay ngayon, hindi ko pa mahanap yung strength na magharap kami right after. Huh? Opo, netong mga huling araw. Tapos yung pinsan ko po doon. Bakit hindi mo kaya? Kasi nga, di ba nag-text po siya ng about doon? Na parang biniblame niya yung sarili niya? Na kung hindi kita pinilit siguro mag-audition. Hindi mangyayari ito. So, hindi ko pa ma-imagine kung anong klaseng conversation yung pag-uusapan namin. And I think okay lang naman na parang hindi kami kumbaga magharap muna ngayon. Puro chat lang kami. Kasi, syempre mapag-uusapan namin yon. And as much as possible, ayoko nang maramdaman niya. Mostly, yung iniisip ko yun sa kanya. Na ayokong masaktan siya or blame niya yung sarili niya. Pero yun na ngayon nangyayari. So, sinasabi ko po sa mga sa pinsan ko ngayon doon na pakicheck si tatay na ganito-ganyan. Tapos sinatanong ko, hindi pa kami nag-uusap after. So, sabi ko, hindi pa. Kasi hindi ko alam kung paano kami mag-uusap. And bakit may galit ka bang nararamdaman? Wala po ako nararamdaman galit. Ayoko lang parang makita yung expression niya pag ko na rin napag-usapan namin. Kasi hurt ako. Pag narinig mo sa kanya na sinisisi ko ang sarili ko, kundi dahil sa pagpupush ko sa'yo. Oh. Hindi mangyayari sa'yo. Kasi it was never his fault. Kasi through the years naman ng ano, kasi ayaw ko mag-showbiz eh. Tapos binilit niya ako. Pero pagtagal-tagal naman, I learned how to love it. Kaso nga lang may nangyaring ganito. So parang inaako niya yung ano, nangyari. Oo. Anong ina-assure mo sa ano or assurance na binibigay mo sa tatay mo na hindi niya dapat isipin? Just sinasabi ko lang po na it's never your fault. Kasi I thought na dahil alam ng daddy ko, alam niya na rin. Kaya nagsalita na ako. So sabi niya po dun sa pinsan ko was, sana parang kinuusap ko daw muna siya bago ako nagsalita. And inasun ko kasi na alam niya na rin eh. Dahil alam na ng daddy ko eh. So kaya din ako parang may parang hurt na hindi pa pala niya alam. Yung parang ganun. Eh akala ko alam na niya. Kaya nagkaroon ako ng lakas na loob. And I think then hindi ko kayang tanongin. Kasi sa tatay ko mas lalo. Dahil nga siguro siya yung kasama ko dati sa showbiz ganyan. Nung bata ako, nagpa-pumilit sa akin, nag-support sa akin mag-aaral. So, parang hindi ko kaya na makitang na-hurt siya because of something na hindi naman niya fault. Pero sinisisi niya yung sarili. Dahil kahit i-assure mo siya ng ganun, hindi pa rin siya naniniwala na hindi siya dapat i-blame. Sana po ganun na maniwala na siya. Kasi right after nung assurance ko sa kanya na text na it was never your fault, hindi na kami ulit nagkausap. Sinagot ba niya yun? Hindi. Masasabi niya lang ganun. Nakakadagdag pa yun sa isipin mo. Kasi syempre matanda na yung tatay ko. And sa kanya talaga ako nagiging emotional. Kasi I always tell my friends, my partner, na parang feeling ko it's too late na maibalik ko man lang kahit a portion of what he gave me. Yung ganon. Kasi wala, he deserves it eh. Kasi hindi niya ako sinukuan. Kahit ilang beses akong nagrebe-rebel din ng college, nandiyan pa rin siya. Tsaka ang dami niya nang isipin eh. Para, tapos parang dadagdag pa yung akin sa mga isipin niya, sa mga problema niya. So, ayokong madagdagan pa yung mga problema niya. Itong hindi mo pakikipagkita sa kanya, baka iniisip niya. Baka hindi naman totoo yung sinasabi mo na yung assurance na binigay mo sa kanya. So, baka kailangan mong makipagkita talaga at talagang personally, i-assure mo siya at lagi mo siyang samahan para hindi na siya lagi nag-iisip. Yun na sinasabi niyo. I was imagining kung paano kami mag-uusap and I think puro maiiyak lang ako. Pero I always make sure naman na bibigyan ko siya ng assurance na hindi mo kasalanan. Tsaka maggawa siya ng mga bagay na ikasasaya. Kanino mo gusto magpasalamat at this point? First and foremost is Kuya Gerald. Kasi ito po, yung action na ginawa niya ay nag-spark ng courage talaga para sa aming mga biktima din na magsalita about it. And para hindi namin ilugmok yung sarili namin, kakaisip kung ginusto ba namin or kasalanan ba namin yung mga nangyari sa amin. Kasi hindi namin kasalanan yun.
and hindi kami dapat mahiya sa mga nangyari sa amin. Mm-hmm. And of course, yung family ko po na lagi naman nandyan to support me, and most especially my partner and my friends, kasi sila talaga yung nagiging ano ko eh, tagapag-balance ko sa mga thoughts ko. And of course, sa inyo po for sharing your platform, kasi I think this issue should reach a wider audience, kasi para lahat po maging aware na may mga ganito pong nangyayari, and alam nyo yun, mas maging ano sila sa mga posibleng mangyari sa kanilang mga anak or mga pamangkin or sino ka mag-anak. Kaya sobrang thankful ko din po sa chance na ito, kasi hindi lang po tungkol to sa akin. Tungkol din po to sa mga natatakot out there na hindi makapagsalita because sinisisi nila yung sarili nila for what happened. And para din to sa mga future generations, sa mga kids na, alam mo yun, hindi sila matakot kung may mangyari sa kanilang ganito, or alam na nila yung magiging action na dapat nilang gawin when someone tries to harass them or imolest just sila. Anong na-realize mo sa buhay? Ngayon, ang na-realize ko po is wala talaga sekretong hindi mabubunyag. Lalabas at lalabas yan in God's most perfect time. And I think then, huwag ka masyadong hard on yourself. Always surround yourself with people na isusupport ka, ililift ka. Kasi pag sinarili mo na sinarili, ano eh, mahirap talaga siya. Sobrang bigat. And baka mag-lead pa sa kung saan mang ano. So mula nung umamin ka, kumusta yung mga tao sa paligid mo? Kumusta yung mga friends mo? Kumusta kapag ikaw ay nasa labas? Sa SOCMED, ano mga nababasa mo? Sa SOCMED po, puro yun nga, mga hugs and I'll pray for justice, ganyan. Pero nung time po na nag-post kasi ako, hindi ako nag-social media kasi I don't know how to respond sa mga messages. Tapos yun sa mga friends and family ko naman po, wala, parang normal lang din. I mean sa family ko, sa daddy ko at tatay ko, I don't know yet. Pero sa mga friends ko, na close friends ko, wala, parang ano lang kami. Normal lang yung approach nila sa akin. And I love that kasi yung time kasi na lumalabas ako with friends is also that time na ibig sabihin, hindi ko dapat isipin yung mga iniisip ko sa bahay. Kasi most of the time po, nasa bahay lang naman ako eh. Either nag-Mobile Legends ako, or nagbabasa, or tinutulungan yung jowa ko sa work. And sa mga break po noon, ng mga ginagawa ko, nalulunod na yung thoughts ko eh, about sa mga gantong issues eh. So, pag lumalabas ako, natutuwa ko sa mga friends ko na hindi namin kailangan pag-usapan or mag-iba yung touring nila sa akin. And I appreciate that. Ayun nga, medyo mabigat-bigat pa rin po yung pakiramdam ko whenever I see this person's face. Ah? Opo, yung pag lumalabas sa mga, may mga nag-post po ko sa YouTube, talaga? Sa TikTok. Opo, may effect pa din. And isa din sa pinaka nagbigay sa akin ng bigat ng loob is yung hinanap kasi namin yung resort sa Pansol na pinupuntahan namin lagi. Hindi ko in-expect na may ganun siyang sa akin, na parang nung nakita ko, parang, oh my God, may... Hinanap mo sa... Google Maps. Oh? Opo, tapos kasi, nung nakita mo, nag-ngit-ngit ka? Basta may, ano po eh, may dark feeling na parang, ito yon, ito yung, dito nangyari most of it. So may mga ganun pa rin pong pakiramdam. Pero masaya ako na ganito, na nakakausap ko po kayo about this, na hindi na ganun kabigat. Na the more I talk about it, the more na parang totoo na talaga siya na nangyayari. Pero at least this time, we are making an action about it. Oo. Tsaka naging advocacy mo na ngayon to. Sinabi mo kanina, pag nakikita mo sa social media yung mukha, eh what more makita mo in person? Anong magiging pakiramdam mo? I don't know. Parang siguro iwasan ko na lang po siya. Kasi yung siya makita. Ano may papayo mo sa mga kabataan? Surround yourself with people who are there to support you and who will not judge you for your past. And also, don't think that your nightmares or your challenges that you've experienced in your life before will be your fall. Kasi sometimes it will be the reason why you will soar high. Yeah. Free yourself. When I was a young boy, I was scared of growing up. Didn't understand it, but I was terrified of love. Felt like I had to choose, but it was out of my control. I needed to be saved, I was going crazy on my own. It took me years to tell my father I expected the worst. I gathered all the courage in the world. You said, I love you no matter what. I just want you to be happy
and always be who you are. He wrapped his arms around me, said, don't try to be what you're not, 'cause I love you no matter what. He loves me no matter what. Thank you.